You know I'm gonna get you. Yeah. Whatever. Yun, magandang araw sa inyo mga bro. So ngayon, pag-uusapan naman natin yung 4 pins na rectifier. Kasi mga bro, gumawa na ako ng tutorial nito ng 5 pins rectifier. So marami pa rin nagtatanong. Gumawa daw tayo ulit ng 4 pins na diagram ng rectifier. So yun mga bro, so nag-drawing na ako. So ganito yung itsura ng 4 pins mga bro. So itong 4 pins na ito, meron siyang salpakan. Ayan, meron din naman 4 pins na nakabit din siya mga bro. Bali, may wear na lang siya. So yun mga bro, so para maikli lang ng video natin, so umpisa na natin. So kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin. So yun mga bro, kung hindi nyo pa napanood yung una nating diagram sa 4 pins, ayan, para mas maintindihan nyo, kasi doon pinaliwanag ko kung ano ang purpose ng regulator, rectifier, kung paano nila malalaman kung sira na, so nandun yun. So ito, para may clean yung video natin. So ang request lang naman kasi yung wiring diagram daw. So yun lang ang sasabihin natin, pero bibigyan ko pa rin kayo ng mga tips. So ang regulator mga bro, so ito yung nagko-convert ng ating current from AC to DC. Pag kasi pagaling ng stator mga bro, so AC current natin yan, so alternating current. Pag dumaan siya ng rectifier o regulator, nire-rectify niya, so nagiging DC. So ito yun mga bro. So ayan mga bro, para may clear lang video natin, so umpisahan na natin. Kick. Andito na tayo mga bro, so umpisahan natin. Unahin natin, so itong part. Ayan sa taas, kasi may apat na terminal yan mga bro. Ayan. So may apat na terminal, so unahin natin to sa taas. So ito po ay papunta ng battery. Papunta po yan ng battery. So ang color coding dito mga bro, kulay red. Kulay red. Ayan, tapos na tayo. Isunod natin yung sa baba niya. Ito. Yung sa baba niya po, ito po ay papunta ng stator coil. O, papunta siya ng stator. Stator mga bro, so charging system yan. So ang kulay nito ay white mga bro. So white. White. Pwede rin siyang red. Ayun, red. White, minsan yellow. Minsan kulay pink. Pink. Yan mga bro, minsan yung tatlong kulay na lang, interchangeable yan ang kulay. Minsan pink, minsan yellow, minsan white. So kadalasan white, so tingnan nyo na lang mga bro. So yun po ay papunta ng stator, charging system. So yan mga bro, so meron na tayong itong dalawa, okay na. Yung sa taas, kulay red, so papunta po siya ng battery. Yung sa baba niya, galing po siya ng stator. Ang color ko, ang color niya kadalasan minsan white, minsan kulay yellow, minsan kulay pink. So pero para piyas lang naman yan mga bro. So nagkakaiba lang sa kulay, depende siguro sa manufacturer. So isunod natin itong isa. So ito pong isa ay galing din siya ng stator. Pero dito po nakatap yung mga ilaw, yung headlight. So ito pa ay light coil. Light coil. So kadalasan ang kulay nito kulay yellow lang. Yan, kulay yellow. Ito po ay galing ng stator. So from the stator. AC input. So input po ito, AC input. So AC input po siya galing ng stator. Bale ito mga bro, ganun din. So AC input din siya. AC. So AC input from stator. Ayan, galing stator yung dalawa. Yung pink, yung yellow, at yung light coil. So pareho sila gaya ng stator. So mayroon na lang tayong isa mga bro. Itong isa, understood natin yan. Body ground or negative. Negative or ground. Naku, ubos na yung marker natin. Wala na. Ayan mga bro, kompleto na. So ganun lang po kasimple ang wiring diagram ng 4 pins
na regulator rectifier. So review tayo. Ito. Ito mga bro. Ayan. So itong isa, itong sa taas, ito. So ito po yan. So kulay yellow. Galing siya ng stator, pero dito po nakatap yung mga ilaw natin. Yung headlight. Ayan, kaya minsan pagsira na to, minsan lagi kayo napupuntihan ng ilaw. Ito yung sira dun mga bro. Tapos yung sa baba niya, ay ito pala kulay ano to bro. Ito kulay green. Green. Pero minsan kulay black. Minsan kulay black. Ayan mga bro. Meron tayong yellow, light coil, from stator, AC input. Tapos, meron tayong ground, negative. Minsan kulay green, minsan kulay black. At meron tayong pink, yellow, white. Ito po yung charging system. Galing din stator mga bro. Ayan. Tapos, yung red. No, dito nakapunta, diretso yung battery natin. So, ito yan mga bro. So, ganun lang. So, sana meron kayong natutunan. Kung meron kayong hindi naintindihan, so huwag niyong kalimutan i-comment at sasagutin natin yan.